Sinimulan ng magpakilala ng ilang tumatakbo sa pagkasenador mula po sa dalawang malalaking partido ngayong eleksyon 2013. Ang ilang senatorial balls ng Liberal Party nagtungo sa Cebu kasama si Pangulong Noynoy Aquino, habang ang mga kandidato ng United Nationalist Alliance o UNA nag-ikot na po sa ilang lalawigan sa Luzon. Balitang hatid ni Ian Cruz. Sa harap ng local leaders at mga residente ng Mandaue City, Cebu, ipinakilala ni Pangulong Noynoy Aquino, chairman ng Partido Liberal, ang ilang senatorial candidates ng administrasyon. Pero bago pa man dumating ang Pangulo, sinamantala na ng administration senatorial bets na magpakilala sa mga residente. Ako na po mismo ang nagsasabi sa inyo. Kailangan natin sila upang tuloy-tuloy nating maisulong ang bayan. Itinanggi naman ng palasyo na maituturing na premature campaigning ang pagbisita ng Pangulo kasama ng kanyang mga senatorial bets. Sabi ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, base sa isang ruling ng Korte Suprema, wala nang maituturing na premature campaigning. Cebu ang itinuturing na pinaka-vote rich na probinsya sa Pilipinas. Ngayong eleksyon 2013, nasa 2.5 million ang mga rehistradong botante rito. Noong 2010 presidential elections, nanalo si Pangulo Aquino sa Cebu kahit pa kilalang baluarte ito ng Partido Lakas CMD ng nooy Pangulong Gloria Arroyo. Nag-iikot na rin maging ang mga kandidato ng UNA o United Nationalist Alliance. Ilang lungsod at bayan sa Isabela ang binisita ng senatorial candidates ito na sinamahan ni Senate President Juan Ponce Enrile. Noong isang linggo, sa Lipa City, Batangas, unang bumisita ang mga pambato ng UNA. Ipinakilala naman sila mismo ni Vice President Jejo Marvinay. Pinakatawan po ng UNA ang bagong politika na politikang tutuliksayin ang maling ginagawa, pero kung uulitin, suportahan naman ang tama. Ian Cruz, GMA News.